darlings, in today's video, mag-harvest tayo ng gubat. What I mean is, mag-harvest tayo ng buhok sa kinikilig. So, I already prepared my wax. Medyo okay na siya. Nagiging malapot na. So, I'm using is ethylene na wax. So, ito, medyo sticky na siya. Actually, kasi kanina pa to eh. So, inintay ko lang ng medyo mag-cool down. Tapos, tolerable na yung init niya para sa aking skin. So, ngayon, mag-wax na tayo ng ating kilikili. So, yung una kong ginagawa, nilalagyan ko siya ng pulbo. So, yung ginagamit ko is yung infant na pulbo. Pulbo yun ni Bibi. Para hindi sumakit yung kilikili, yung ano mo, pag-pluck mo. Kutsara yung ginamit ko kasi nawawala yung aking popsicle stick. Yung stick niya talaga nawala. So, hindi ko alam kung nasaan yun. So, check nyo kung okay na siya i-peel off. Diba kanina napansin nyo, pataas ako maglagay para yung hair strands is pag-anon, pataas. Para pag naghila ka ng wax is pag-anon, pababa na. So, yan. So, hatakin mo lang tong skin mo. And then, gently pull yung wax. Ouch. Ayan. Ayan, biglang nagising si anak. Si hindi ko na natuloy yung sa kabila kong kilikili. Pero, yung tinan niya yung kilikili ko. Ayan na siya. So, dati, maitim talaga to. Nung buntis ako, nung second trimester ko, dun nag-darken yung underarms ko. Siguro kasi normal lang naman yun na mag-darken kasi nga due to pregnancy. And then, habang buntis ako, hindi ako gumagamit ng ibang products kasi sabi nila nakaka-affect daw yun sa baby kung may mga harsh chemicals yung products na ginagamit mo. So, yung ginagamit ko na lang nun is, ano lang, yung sabon lang, ordinary sabon. Tapos, napapansin ko, nung mga bandang 8 months, 7 to 8 months, medyo nagla-lighten yung, ano ko, yung underarms ko. Tapos, pag every time kasi na tinutubuan ako ng buhok sa kilikili, pinubunot ko siya, hindi ko siya sinishave. Kasi, mas lalo siyang, yan, mas lalo kasing, mas lalo kasing nagda-darken yung underarms mo kung nag-shave ka. When due to plucking naman, nagkakaroon siya ng chicken skin. Kaya hindi ko rin ginagawa yung plucking. More on waxing yung ginagawa ko. Ay, no, ano? So, pag nagwa-wax ka, siguro mga 2 to 3 weeks bago tumubo yung buhok mo. So, ako, kung makikita nyo dito sa kabila kong buhok, kabila kong kilikili, may mga hair na siya. Pero, sobrang nipis ng buhok sa kilikili. Kasi nga, nasanay na ako na nag-wax. Pag-wax kasi yung gamit mo, binubunot talaga niya from roots. So, manipis na lang yung tubo. Unlike pag-shave, hindi na kukuha yung roots. So, kung ano lang yung nasa taas, yun na yung kinukuha niya. Kaya, mas more on makakapal yung buhok na tumutubo sa kilikili mo. At saka,
kung mas makapal yung buhok, kung tumutubo sa kilikili mo, mas lalo siyang nagda-darken. Kaya, hindi ko ginagawa yon. Right, baby? Hi! Yan. So, ngayon, pag okay na si Nikolai mamaya, saka ko siya itutuloy yung pagwa-wax ko sa kilikili ko. Diba, anak? Tapos, yung gamit ko pala na wax, guys, is yung Epilin. Kasi, kung yung ibang wax na ginagamit mo, hindi siya effective, hindi siya ganun kaganda. Kasi, kunyari, yung wax, dalagay mo sa kilikili mo, tapos, diba, may papatong ka na parang strip or paper or kung ano man tinatawag nila. Pag tinanggal mo yon, hindi nakukuha lahat ng buhok. Unlike dito sa Epilin, nakukuha lahat ng buhok mo. So, hindi ko na kailangan ng repeat process pa. So, yung Epilin, guys, is tutunawin mo siya talaga sa apoy. Tutunawin mo talaga siya sa apoy hanggang sa matunaw yung wax na parang watery. And then, okay na siya. So, tatanggalin mo na siya sa apoy. Tapos, i-mix mo lang hanggang sa maging thick yung consistency niya. Tapos, syempre, susubukan mo kung yung wax is medyo thick and then hindi na siya ganun ka-init sa balat mo pag nilagay mo siya. At mas nakakaputi ng kilikili pag ginamit mo yung wax. Kasi nag-o-open talaga yung pores mo, lalo na yung hot wax. Nag-o-open talaga yung pores mo, so hindi ka mahirapan na, ano, na kunin yung buhok sa kilikili mo. Hindi ka mahirapan mag-wax. Kasi, pag mainit, pag hot wax, nag-open yung pores mo. So, kunyari, may natira ka pang buhok dyan, kahit bunutin mo na lang ng kamay mo, makukuha mo siya. Yung ikinaganda dito sa Epilin is pwede mo siyang gamitin ulit. Siguro mga up to 3 to 4 usage, maximum of 4 siguro, na pwede mo siyang ulitin. As long as hindi naman sobrang dami ng buhok dito sa wax, kasi parang ang dugyot na tignan kung sobrang dami na ng buhok niya. So ako, ginagawa ko siguro mga maximum of 3. Tapos kung medyo carry pa, ayun, inuulit ko na lang. Pero okay na yung 3 to 4. Kasi sobrang dami na ng buhok eh. Tsaka pag nag-aapoy kayo, pag niluluto nyo siya, mabaho yung sunog ng buhok. So eto, umulit-ulit ako para dito sa kabilang armpit. Siguro okay na to. Nawala kasi yung ano ko eh. Yung popsicle ko, popsicle stick. So, kutsara na lang yung ginagamit ko. Ayan. So, punasan mo lang. Tinan nyo, oh, yung buhok ko sa kilikili. Hindi siya ganun ka-itim. Hindi siya ganun ka-kapal. Sobrang nipis ng buhok ko sa kilikili. Na hindi siya ganun ka-visible. Unless na lang titigan mo mabuti, di ba? Yan. So, lagatin ng powder. Tapos, wax. Angat. Ouch! Yan. Hintayin mo lang na matuyo. So, paypayan natin. Yan. So, kung alam nyo na ready na, tanggalin nyo na siya. Ako, dinahandahan ko yung pagtanggal. Hindi ko siya binibigla kasi pag binigla mo, hindi nakukuha lahat ng buhok. So, mas maganda yung dahan-dahan. Although, kahit masakit, sobrang sakit niya. Tis ganda tayo. Pero, konti lang naman kasi yung buhok ko sa kilikili. Kaya, okay lang. Ouch.
Kasi pag binigla mo, hindi matatanggal, di ba? Lahat ng buhok. So, ulit ka ulit. Ayoko naman na umulit sa pagwawak. So, gusto ko isang bagsakan na. Yuck. Ayun. So, after ko mag-wax, hindi mo na ako naglalagay ng kahit ano sa kilikili ko. Siguro mga 4 to 6 hours. Mami, you're there! So, after ko mag-wax ng kilikili, hindi ako naglalagay ng kahit ano kasi para hindi siya ma-irritate. So, hayaan na lang natin siya dyan. Yan. So, kung gusto niyo malaman kung paano ako nagpaputi ng aking kilikili, please comment down below and then i-share ko kung ano yung ginamit ko. Pero, pag-iisipan ko. Ayun. So, yun lang guys. Thank you all for watching. Sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you. Bye!